Mga ka-taxpayer kong mahal, breaking news! Ayan, mayroon pong breaking news mula ho sa ating Zamboanga. Ito po, NBI arrest BIR examiner for alleged extortion in Zamboanga City. So, meron na naman pong nahuli. At ang sabi ho dito sa balita, ang suspect ho ay si Flora Sarau Albao. Isa ho raw siyang group supervisor, ayan ho, supervising examiner ng RDO Revenue District Officer, Revenue District Office number 15. Ayan mga ka-taxpayer, kung ang mga ka-taxpayer po natin ay nagsasama-sama, nagtutulungan, hindi ho tayo naghihiwalayan. Dinidivide and conquer ho tayo ng mga BIR officials na mayroong undesirable attitudes. Mga BIR official po na nagpe-pretend to be honest. Ayan, nagpe-pretend to be competent. So, ituturo ko sa inyo anong batas ang gagamitin nyo para hindi ho kayong mabiktima. Ayon ho rito, nakapagbigay na ho ng 500,000 yung complainant. Pero hinihingan pa rin ng 500,000. Ito, puntahan ho nito. Basahin nyo na lang ho. Ayan. Nasa inquirer.net. I-type nyo lang ho yan at mababasa nyo yung buong istorya. Pero i-discuss ko sa inyo, ano ba liability? Ano ba liability ng mga revenue officers? Lalong-lalo na yung mga head of office. Pag sinabi nating head of office, yan po yung RDO, Revenue District Officer, at yung Regional Director. Abangan nyo ho yung discussion ko. At meron po akong pasabog sa inyo. Ibig ko sabihin, meron ho akong dagdag kaalaman tungkol ho sa harassment. Ilang harassment ba ang alam ninyo? Bibigyan ko kayo ng limang klaseng harassment na nakasulat mismo sa BIR Rules and Regulation. Pero bago yan, panoorin nyo ho itong video clip na to. Isang minuto lang mahigit kung ano talaga ang nangyari doon sa BIR Zamboanga RDO number 15. Panoorin niyo po ito, mga ka-taxpayer kong minamahal. Maikli lang ho ito. For security purposes, we will just invite them to the office. We have procedures. We have procedures. Halika ma'am, halika ma'am. Kailangan lang dito, dito ma'am, dito ma'am, dito ma'am. Dito ma'am, dito ma'am, tayo po. Tayo po ha, dyan lang po kayo. Ayan ha, walang naman yung kamay ko ha. Ito po ha, kay lalim ma'am ha. Yan po ha, ilagas mo. Ayan po ha, tingnan na natin. Ayan po ha, ilagas mo. Ayan po ha, ilagas mo. Usama, tingnan nyo. Ibigin nyo lahat. And don't pay the form. And don't pay the form. Yan ho yung Mark Money at saka Boza Money. Yes. Ma'am, yun ang gusto ko. Pwede naman tarimik tayo. Pwede naman tayo. And don't pay the form. Kasi, nakakunin ko last time, ha? Tama na ma'am. Para sa iyo, No, what to do anymore? Mga ka-taxpayer kong mahal. Okay, tumakbot. Okay, tama na. So mga ka-taxpayer kong mahal, yun ho yung nangyari sa Zamboanga. Okay? Huling-huli ho sa akto, huling-huli yung pera ay nasa loob ng kanyang desk. Ipinagtatanggol pa. Hindi ko malaman kung sino itong nagtatanggol na to. Kung siya yung RDO ng number 15, RDO number 15, siya yung Revenue District Officer, yun siya yung Head of Office. Delikado ho yan, sir. Delikado kasi lumalabas na alam niya yung nangyayari.
So hindi ho 'yan yung topic natin eh. Ini-encourage ko ho kayo kung merong kayong kakilala, kamag-anak, i-video ho ninyo yung lifestyle. Tas dalhin natin sa ombudsman. Ayan. Oh, merong alam mo yung mga revenue officer, may mga hideout na nightclub 'yan. Gusto kong ipa-sabihin sa inyo, may mga nightclub 'yan, hideout exclusive sa kanila, membership only. Wala hong nakakapasok doon. Ha? Pag-aralan niyo yung mga nightclub na 'yan kung sino may-ari. Okay? So, pag-usapan ho natin, mga ka-taxpayer kong mahal, ano yung na-violate na batas? Ano yung pambabastos na nangyari dito, mga kaibigan ko? So, dadaling ko kayo, mga ka-taxpayer kong mahal, sa simple lang, ha? Sa, eto, babasahin natin. The code, yon, section 1, shall be known as the revised code of conduct for the Bureau of Internal Revenue officials and employee. Ang tanong is, yung bang mga taong nakita nyo kanina sa video ay mga opisyal at empleyado ng BIR? The answer is yes. Kasi meron silang upo ang pinobide ng gobyerno at lamesa ang pinobide ng gobyerno at makikita nyo may mga ID. So therefore, Bureau of Internal Revenue employee and officer sila. Okay. So naklaro na natin yun. So sabi dito sa kanilang, kung gusto ho nyong makakuha ng kopya, pwede nyo hong i-download ito sa BIR website. Ito po yung i-download nyo. Very important ho ito, mga 40 pages ho ito na RMO 53-2010. At matutuwa ho kayo kasi nandito ho yung inyong mga rights and privileges bilang mga taxpayer. So pag-aralan natin, ano ba ang nangyari? Nagkaroon ho ng bribery. Okay, ano daw yung bribery? Sabi ng batas. Direct bribery which is committed when one agrees to refrain from doing something which is one's official duty to do in consideration of a gift or promise. So, pag-aralan natin. Meron bang official duty yung supervising examiner o yung group supervisor sa palasak na salita? Meron. Ano yun? Inassess yung complainant ng 30 million at nag-offer. Ha? 2 million na lang yung babayaran mo pero merong SOP. Naririnig mo sa video, may SOP yan, may SOP. Ano yung SOP? Diba? 1 million. O bayaran muna kami ng 500,000 tapos tsaka na yung 500,000. Yun yung nahuli, yung second 500,000. Pagkatapos, yung 2 million, bayaran mo in installment yung BIR. So, huli. Huli yung kanilang tawag nito, pagpe-perform ng duty. Pero, huwag nating tatanggalin sa isip natin na 30 million yung original assessment. Pero, sabi, kayang bayaran ng 2 million pababain. Pero, meron silang professional fee na 1 million. Ha? So, ibig sabihin, pwedeng bumaba, bigyan mo kaming 1 million, bribery yon ayon sa definition mismo ng BIR. Pumunta tayo ulit. Meron din extortion. Ano ba definition ng extortion? Extortion shall refer to the act of obtaining property from another induced by wrong or wrongful use of actual or threatened force, violence, fear, and other color of official duty. Nagkaroon ba ng extortion? Yes! Kasi sabi doon sa kwento, tinatawagan, tinetext maya't maya yung complainant. Sumabog na yung ulo ng complainant sa sobrang stress kaya tumawag ng NBI. Kaya kayo, kung ine-stress ho kayo ng mga BIR officials, i-entrap ho ninyo, tumawag kayo ng NBI. Kasi yun ho yung tama. Okay? Yun ho yung batas natin. Okay? Sumunod tayo sa batas natin. Be lawful. Para ho hindi tayo magkakaroon ng harassment. Yun nga di-discuss ko sa inyo. So may extortion. Kasi yung element ng extortion na makukuha natin sa definition ng extortion, lahat ho present. Ayan. So ngayon,
Ano na violate nito? Ito yung very important sa discussion natin. Itong mga revenue officer na to under section 9 ng RMO 53-2010. Okay? Ang sabi dito sa letter E, revenue official or employee perform one's responsibility with utmost dedication to duty and discharge one's duty. Ito, perform, discharge with highest degree of integrity, honesty, excellence, professionalism, impartiality. Dito, hindi siya naging honest. Dishonest siya eh. O, yun ang nangyari. Hindi siya naging partial. Impartial siya. Bakit? Eh, kasing bossing, for 1 million, ang kapalit is savings ng isang taxpayer na 28 million. So, ibig sabihin, ang utang taxpayer, hindi ko alam kung tama yung assessment o mali. Sinasabi ko lang yung opinion ko. 30 million. Pero, kaya namin pababain ng 2 million. Plus bribery na 1 million. So, ang lalabas sa taxpayer is 3 million. Siyempre, kung ikaw yung taxpayer, practicality purposes, ang laki ng savings mo. 27 million. Pero tama ba? Tama ba yung assessment? Bakit biglang liliit? Ibig sabihin, from the very beginning, yung assessment mali. Kaya mga ka-taxpayer kong mahal, meron po tayong i-create na grupo ng lawyers tsaka CPA. So, i-release ko na ho yung website na to. Kung saan pwede kayong makapag-avail ng legal and accounting services na naaayon sa batas. Okay? Lawful. Tandaan ho nyo itong ating website. Tax Specialist, .legal. Ayan. Ginagawa na ho itong website na to. At pakicheck nyo lang from time to time. Andiyan ho yung mga credentials ng mga lawyers natin. Of course, nandiyan din ho ako. At kung gusto nyo ho akong kunin para mabawasan ho natin ng substantial yung mga assessment ng BIR, narito po ako para tumulong sa inyo. Ang inyong tax specialist. At tuloy natin yung pag-aaral natin. Sabi din dito, may dishonesty. So, define paano yung dishonesty. Sabi, ito yung definition. RMO 53-2010. Download nyo yan, please. Dishonesty is the concealment or distortion of truth. Indicates lack of integrity. O, walang integrity yung tao. A disposition to defraud, cheat, deceive, betray, as well as the intention to violate the truth. So, may mga parameters. So, isa sa mga parameter dyan, yung nangyari sa video. Ayan. Imaginein mo, from 30 million, magiging 2 million na lang yung babayaran. So, naging disadvantage sa government, nasan yung 28 million na dapat makolekta ng BIR? Wala na, zero. So, kapalit nung 28 million, nagkapera yung mga revenue officers. Diba? Questionable yun. Diba? Ba't kung 2 million yung utang nung taxpayer, diba bayarin mo 2 million? Huwag kang umingi ng 1 million. Kasi mali yun eh. Mali. 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 Okay. So, ito pa nangyari. The respondent, referring to revenue officer, okay, employed fraud, falsification of official document, natural. From 30 million, magpa-falsify ka para bumabayan ng 2 million. Diba? Ano lang kasimple yun. In the commission of dishonest act and related to his or employment, natural. Ang trabaho mo, mag-assess ng tax ng tamang buwis. Sabi yan sa RM, sa RAMO 1-2020, mag-assess ka ng tamang buwis. Nasa Section 6A yan, ng tax code, mag-assess ka ng tamang buwis. Nasa RAMO 1-2022 yan. Bakit hindi ka nag-assess?
pakipaliwanag mo. Okay. So, ano ang violation dyan? Sabi dito sa batas natin, mga ka-taxpayer kong minamahal, again, sa RMO 53-2010, nahuli mo, ano eh, red-handed, nahuli mo, caught in the act. Ano daw ang violation? O baka ma-promote na naman po yan, baka maging mataas na official uli yan, ha? Okay, ang unang gagawin ho, i-dismiss. Anong unang gagawin ng BIR? I-dismiss. Anong unang gagawin ng BIR? Din i-dismiss. Bakit? May kasalanan dishonesty. Dishonest na yung tao eh. At ang pinag-uusapan, pera eh. Diba? I-dismiss mo. Okay? Unless, may benefit ka, kaya ayaw mong i-dismiss. Okay? Second, nagkaroon ng solicitation. Ano violation? Hello? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Ah, may pangako kang 500,000, ha? Kailan ko makukuha yon? Text. Hello, hello. Kailan ko makukuha yung 500,000? Email. Ah, hindi nag-i-email yan kasi magkakaroon ng ebidensya. Hello, ma'am. Hello, hello. Oh, kaya mga ka-taxpayer kong mahal, huwag niyong ibibigay ang mobile phone ninyo. Okay? At kung kakausapin niyo sila, ito in-encourage ko. Okay? In-encourage kayo. Number one, bago nyo kausapin ganito, hello? Sino to? Pangalawa, ito ba number mo? Yes. Pag sumagot yan ang pangalan ko ay AAAA. Number two, ito talaga number ko. Nagtatrabaho ka ba sa BIR? Yes. Di may ebidensya ka na. Anong gusto mong mangyari? Ito. Bigay mo sa akin 500,000 as a bribe. Ito ba'y bribe? O gift? Yes. Di may ebidensya ka na. I-record mo yun. Yung mga cellphone ngayon, pwedeng mag-record eh. O dalhin mo kayo sa NBI. O para ngayon magkaroon ng entrapment. O kaya dalhin mo sa ombudsman, humingi ka ng tulong. O kaya sa Anti-Red Tape Commission. Ay, authority pala. RA-ARTA. Or sa Civil Service Commission. Diba? So, hindi hintayin natin. Okay? Hintayin natin kung kailan i-dismiss. At sana naman, pag dinismiss, ipaalam nyo sa taong bayan, ipublish ninyo, i-media release ninyo, kung sino yung na-dismiss, kailan dinismiss. Ha? Dapat yan, hindi na makakatanggap ng sweldo yan. Dapat yan, yung kanyang mga benefits, retirement benefits, wala na yan. Diba? 28 million ang nawala sa gobyerno because of that. Yan, mga ka-taxpayer kong mahal. So bukod dyan, mga ka-taxpayer kong mahal, tinuturuan ko lang kayo dito, under Republic Act 8424, specifically, mga ka-taxpayer ko, section 269. Ang sabi dito, every official agent or employee of the BIR, ayan, who is guilty of any of the offenses herein below specified shall be punished by a fine not less than 50,000 pesos but not more than 100,000 pesos and suffer imprisonment not less than 10 years but not more than 15 years and shall likewise suffer additional penalty of perpetual disqualification to hold public office, to vote, and to participate in any public election. Ano-ano ginawa? Letter A. Ba? Extortion or willful oppression through the use of his office or willful oppression and harassment of a taxpayer who refused, declined, turned down, or rejected any of his offer specified in paragraph D hereof. Ano yung paragraph D? Ito yun. Ano sabi? Offer or undertaking to submit a report or assessment less than the amount due to government for a consideration or compensation. Eh, di yan liwanag. May consideration eh. Ano yun? Yung 1 million. O, nalugi ba gobyerno? Yes. 30 million assessment. Naging 2 million na lang. Actually, hindi pa nga, wala pa nga nakokolekta ng 2 million. Nauna pa nga yung revenue officer na makakolekta ng 1 million. Ayon dito sa pinanonood natin. Ayon dito sa news ng internet. So, nakakalungkot
na may mga ganitong kababaihan ang BIR. Mga kababaihan na tinitingala natin because yan ay ating imahe ng ating mga magulang na babae. Okay, mga ina ng tahanan. Ganyan ang ginagawa. So, ang susunod dyan eh, may responsibility ba, mga ka-taxpayer ko mahal? Yung RDO, yes! Yung RDO tsaka yung regional director, ang sabi rito, Section 12, alin? RMO 53-2010. Ano sinasabi? Every revenue official who is a head. O sino yung head? O, DRDO yun. At saka yung regional director. Silang dalawa. Yung RDO, regional director, RDO, regional director, revenue district officer, tsaka yung revenue regional director, may responsibility. Saan? Sa acts ng kanyang subordinate. Sabi ng batas. Shall be held responsible, shall be liable for the acts, conduct, or behavior of those under his her jurisdiction supervision. Ito pa sabi rito, kung alam niya sa loob ng opisina ng BIR nangyari, wala siyang alam. Questionable 'yon. Pag nangyari sa loob ng BIR office yan, may alam yan. Kasi hindi mo dapat gamitin sa unlawful act ang isang lawful office katulad ng revenue district office. So, mga ka-taxpayer kong mahal, tulungan natin. Tulungan natin ang ating mga leaders at tulungan natin yung ating mga bagong leaders para maiwasan ang mga ganitong klaseng ng pangyayari. Okay? Magtulong-tulong tayo. Ngayon, sabi ko nga, may dagdag akong kaalaman sa inyo. So, idadagdag ko na. Ayan, mga ka-taxpayer kong minamahal, pag-uusapan natin sa next video yung harassment of taxpayer by revenue officers or employee. Lalong-lalo na, mga ka-taxpayer kong mahal, kung meron kayong BIR letter of authority, matutulungan ko kayo dyan. Meron kayong mga kaso sa Department of Justice o meron kayong kaso sa Court of Tax Appeals, matutulungan namin kayo. May available lawyers nga tayo at sinabi ko na, magkakaroon tayo ng website, taxespecialista.legal. Meron na ho kayong pupuntahan. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you. Pakita ko lang uli. Ayan, yan po yung pupuntahan nyo. Kung gusto nyo ho ng kopya nito, ma-send ko sa inyo yung link. Eh, kasi galing ho ito sa Mindanao na TV station eh. At saka ito ho yung link sa internet. Okay? Marami pong salamat. Peace and happiness again! For life. Para ho sa inyo at sa inyong pamilya. Masayang panahon po sa inyo. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you, mga minamahal kong ka-taxpayer. For life, masayang panahon po sa inyong lahat.